Hello friends, it's me Ramona. Welcome back to my YouTube channel. My channel is all about working online and working from home tips and ang mga YouTuber and vlogger na tulad natin ay kabilang din po sa tinatawag ng mga online worker or work from home. And for today's video, ay mag-share ako ng mga kadalasang health problem na na-encounter at may encounter ng mga nagtatrabaho online. At ito po ay ang mga sumusunod. Eye strain o pagkakaroon ng sakit sa mata. Dahil sa masyadong matagal na pagtatrabaho at pagtingin sa harap ng computer, maaari itong magdulot ng mataas na stress at strain sa mata. Pamamaga at mataas na grado ng mata, sakit ng ulo, panlalabo ng paningin at pagkahilo. Neck, shoulder and back pain. Dahil sa maling posisyon sa pag-upo habang nagtatrabaho ng mahabang oras, nakakaranas tayo ng pananakit ng leeg, balikat at maging ng ating likod. Stress and anxiety. Ang mga nagtatrabaho online ay may posibilidad na magkaroon ng stress and anxiety dahil sa kakulangan ng social interaction, pagbabago ng kadalasang routine, at mahirap na work-life balance. Mahirap minsan ibalanse ang pagtatrabaho at pag-aasikaso ng pamilya sa bahay. Carpal tunnel syndrome. Ang pagtatype sa computer keyboard na tuloy-tuloy at mahabang oras ay nagre-resulta ng carpal tunnel syndrome. Ito ay isang sakit na nagaganap kapag ang median nerve sa wrist o pulso ay naharap sa sobrang paggamit at nagdudulot ng pangangalay, pamamaga, at kirot sa kamay, braso, at daliri. Insomnia. Ang online work ay maaari magdulot ng hindi sapat na pagtulog dahil sa stress, pagkakaroon ng mas mahaba at hindi regular na oras ng trabaho, at hindi sapat na ehersisyo. Kadalasan kasi sa mga nag-work online ay gabi na ang pasok dahil ang kanilang kliyente ay nakabase sa ibang bansa. Tanghali naman lang din kung gumising, kaya kadalasan wala ng oras para makapag-ehersisyo. Nutrition problems. Dahil sa di-normal na pasok ng trabaho, ang mga nagtatrabaho online ay maaari kumain ng hindi masusustansyang pagkain na maaari magdulot ng mga karamdaman sa puso at pagtaas ng timbang. Sedentary lifestyle. Ito ay kakulangan ng physical na aktibidad o exercise dahil sa pag-upo sa computer ng may mahaba at walang tigil na maaari magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng pagtaas ng timbang, diabetes, sakit sa puso, at maaari rin humantong sa mas malalang sakit tulad ng cancer. Mahalagang mag-break o pahinga, mag-stretch and dapat good posture, mag-exercise ng regular, kumain ng masusustansyang pagkain, at mag-practice ng magandang tulog upang maiwasan o mabawasan ang posibilidad ng mga health problems na nabanggit. Mahalaga rin sumangguni sa doktor kung may iba pa kayong nararamdamang sakit sa inyong katawan. Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood ng video today and paki-comment down na lang kung ano yung mga health issue na naranasan nyo na and paki-comment down na rin po kung meron po mga health issue na hindi po nabanggit dito sa video na ito para mapanood at makita rin po ng ibang manonood pa ng video na ito. So thank you for watching friends. And don't forget to like, share, and subscribe. And hit na din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga uploads. Thank you po and goodbye!